batak ka sa boxing. Dami ko na talagang di alam sa'yo. Hindi ko nga alam, ikaw pala nagpasok kay Liana sa bago niyang trabaho eh. Ah, kaproblema siya dun sa una. Ah, bakit? Oye, ba't di niyo sinabi sa akin? Hindi, nakwento sa'yo ni Liana. Bakit? May problema ba? Uy! Ala ko, sparring lang to. Init ng ulo mo sa asahong mo. Sa akin, ibuhos. Wala talaga problema ko. Sakit ako eh. Ang sakit? HIV. Akala ko ba batak ka sa boxing? Hindi ka sumalag. Sino ba namang hindi magugulat sa sinabi mo? Saan mo daw nakuha? Kailan pa? Sa barko. Hindi ko na alam kung sino sa kanila. Hindi mo sasampa ka na sa barko? Hindi mo na-detectin sa medical mo? Hindi ko na nga-aral alam kung anong nangyari dun. Sigurado ka ba dyan? Pinaulit ko. Positive talaga. Alam na yan ni Liana. Kahanap pa ako ng tiempo eh. Kung ano-ano itong iniisip mo sa asawa mo, ikaw pala yung gumagawa ng kalokohan. Kaya nga hindi ko pa masabi sa kanya. Patibong ko lang yan para mahuli sila ni Juliana. Anak, huwag! Anak, ha? Sapakin mo ako? Oh, akala ko pa sinamahan mo lang si Juliana. Ba't galit na galit ka? Sapakin mo ako? Ha? Sige! Ha? Bakit natakot ka magkasakit ka? Ha? Hoy, Victor! Sino ba ang hindi magagalit sa ginawa mo? Hindi ba siya? Siya ang taong kasama mo palagi. Siya ang tumutulong sa'yo. Pagkatapos magbibintahan mo siya ng ganitong bagay? Gawain mo naman tinuntao yung nagpapanggap na may sakit. Nagginawa ko yun para mahuli sila ni Juliana. Paano mo nagagawa yan sa kapatid mo? Victor, bubuhay kasama mo yan. Siya nagtubutulong sa'yo. Tapos mag-iisipan mo siya ng masama? Bakit pahirap kayong maniwala? Hindi ba pwede magkamali ang si Alex? Dahil tamang pagpapalaki ko sa kanya. Nay, harap-harapan na nagsisinungaling tong taong to. Pagtatanggol niyo pa rin? Ano, magtago ka sa palda ni Mama? Ha? Ang nanay mo? Ha? Hindi kita papatulan. Sayang lang oras ko sa'yo. Kahit anong paliwanag ko sa'yo, wala ka rin namang maiintindihan. Alam mo bakit? Mahina kasi kukote mo! Sabi mo? Oh, sandali! Sabi mo? Sandali! Bakit kasi hindi mo patanggapin, Victor? Akong pinili ni Juliana. Talunan ka pa rin! Alex! Alex! Alex, sakpa! Victor, tama na!
meron man, edi sana nilabas mo na. And besides, mas malakas yung kaso ko sa yung frustrated homicide. Alam mo, di ko alam. Absuelto ako doon. May relasyon kayo ni Liana na huli ko magkasama. Kung tutuusin nga, pwede kitang patayin. Wala ka talagang alam sa batas. Applicable lang yun pag may nahuli kang may nangyayari sa amin. May nahuli ka ba? Wala ka namang nahuli. Oo nga naman, no? Napakatinik mo. Alam ba ni Sylvia kung anong klaseng tao pinakasalan niya? Wala kaming problema ni Sylvia. Victor, sa una pa lang sinasabi ko na sa'yo, hindi ka mananalo, wala kang pera, wala kang ebidensya, at walang taong tutulong sa'yo. Kaya tigilan mo na to. Hindi ka mananalo. O, yun naman pala eh. Anong gusto mong gawin ko? Total, magkapatid naman tayo eh. Sige. Pagbibigyan kita. Hindi ko ipapile sa'yo yung kaso. Pero huwag ka rin magpile ng adultery labang kay Liana. Hayaan mo siya. Hayaan? Kapag nagpile siya ng annulment, sumang-ayong ka na lang. Huwag kang kukontra. Pag ginawa mo yun, mananahimik tayong lahat. Everybody happy. Wala ka sa list. Hello, Dad. Ano nangyari? Akala ko sigurado na yung appointment ko. Well, you had it coming, Alex. Dad! Hindi ko alam kung anong pumapasok sa utak ni Victor. Even Sylvia's on my side. Look, there's nothing we can do about it. May iba nang na-appoint. Too bad my daughter's love for you is not enough to get appointed. Dad! Look, you can always apply again next time. You just have to prove yourself worthy again. Ah! Ah! Alex! Ano ba ang ginawa mo? Wala akong ginagawa na hindi ko pinag-isipan. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Victor! Ano? Tutuloy mo ba yan? Parang gigil na gigil kang suntukin ako eh. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang marunong gumamit ng batas. Sinira mo ang pamilya ko, di ba? Kukunin ko lahat ng mahalaga sa'yo. At nagsisimula pa lang ako. May hinihintay ka? May tingin-tingin lang. Ikaw naman. Para namang ngayon ka lang nakapasok sa bahay na to eh, no? Move on, Victor. Hindi ba yun naman yung ginagawa ko? Huwag mo nang pagsiksikan yung sarili mo kay Juliana. Bakit? Natatakot ka? Natatakot saan? Natatakot ka dahil baka mabawi ko yung asawa ko. Na maayos ko yung nasira mo. Hindi mo na maayos ang lahat kahit anong gawin mo, Victor. Wala kang lugar dito. Victor? Victor? Eto na, ala! Tabi nga dyan. Dami yung bubuhatin. Bakit nandiyan pa rin bata? Asa si Liana? Ako muna mag-aatid kay Abby sa school niya. Iatid ko na siya. Last hour ngayon, mahirap pa kayo mag-book ng taxi. Gusto mo, sumubay ka na rin. Abby? Abby, parang nakalimutan ko i-check kung nakasara yung pinto ng bahay. Check mo nga. Baka may makapasok na ligaw na hayop eh. Sige po. Sige, check mo na. Kaya kong iatid yung bata sa eskwelahan niya. Wala mo pupuntahan yung pride mo. Iniisip ko lang yung bata, malilate siya. Nagdudusa dahil sa kapulpulan ng tatay niya.
7 minuto pa bago dumating yung taxi. Anong gusto mong gawin sa loob ng 7 minutes, ha? Ano, game? Tayo ate nakaalis, iniisip ko nang umuwi. Basta wag na maraming tanong, tara na. Aalis kayo? Pupuntahan lang kami. Tita Silvia! You want to join? As much as I want to. Pero kailangan namin pumunta ng office ni Tito Alex mo. Next time, okay? Okay po. Sabadong Sabado, may trabaho din kayo? May importanteng kliyente lang po si Alex. O sige na, baka makabahala pa kami. Mag-enjoy lang muna kami ng pamilya ko, ha? Sige na. Oh, ano? Gusto mo sumama? Aso, hindi ka naka-shift. Puno na. Sige na. Hindi kami makakaalis. Tabi niyo yung sasakyan niyo. Beses na ako bumagsak, Juliana. Kayang-kaya kong bumangon. Alex! Tato ka! Alex! Uy, ano ba? Victor! Tama na yan! Maninihira ka na lang! Di mo pa ginalingan! Tama na, Alex! Gagawa ka na nga ng kasalanan! Di mo pa ginalingan! Naghanap ka pa ng kasabwat! Ano gusto mong gawin ko? Tama na! Ha? Pagpahalam ko sa lahat ng kliyente ko! Alex! Pasalamat ka nga! Kinukuha ka pa ni Emilio kahit laos ka na! Uy! Victor! Tuwing kakantihin niyo ako, gaganti ako. Pasalamat ka nga yun lang ginawa ko dahil kapatid pa rin kita. Kapatid! Ha? Isang bid ka lang eh! Utang mo buhay mo sa amin! Dapat nga ikaw nagbabayad ng kasalanan ng nanay mo sa pamilya namin eh! Tama na! Tama na pa rin mo kayo mag-away dito! Nakakaya sa mga kapitbahay! Ba't kayo sa kapitbahay nahihiya? Mahiya kayo dyan sa pinagagawa ng anak niyo! Amelia, mabuti pa iuwi mo na si Alex! Tulis ka na. Ano nangyayari dito? Hindi narinig yung mga boses mo sa buong village. Sige, tulungan mo na ako kay Alex. Sige na. Anong nangyayari sa ating dalawa? Akala ko noon tayo ay iisa. Ako ba ang siyang nagkulang o ikaw ang di-